Last episode. Pagpasok pa lamang ni Marcus at Andrea, ay masaya na silang sinalubong ni Cyrus. Mommy, I miss you. Where are you kanina po? Tanong nito sa kanya. I miss you too, baby. Tiningnan ko si Marcus. Titig na titig ito sa aming anak. Mommy, why Tito Marcus is here? Bakit po kayo magkasama? Kunot noon itong tanong. Baby Cyrus, di ba you wanna meet your dad? Yes, Mommy! But sad to say, he don't want me to be his son. Matamlay na saan nito sa kanya. But your daddy's here. Aren't you excited to meet him? Masaya kong sabi. Where is he, Mommy? Palinga-linga nitong tanong. Anak, your Tito Marcus is your biological father. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ni Cyrus nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Daddy! Tumakbo ito papunta kay Marcus. Halos matumba na ito sa pagyakap sa kanya. Daddy! You're here na po! Kaya pala ang gaan ng loob ko sa inyo nung nagkita tayo. Kasi ikaw pala daddy ko! Masaya po ako makakasama ko na kayo. Thank you, Mommy! Natupad na ang pangarap ko na makasama ang daddy ko. Masaya nitong sabi sa akin. I love you too, son. Lahat gagawin ko para sa'yo, anak. Sagot ko sa kanya. Pero daddy promised me, huwag mo na kami iwan ha. Alam mo po, I thought na hindi na kayo magkikita at makakasama. Bakit ngayon lang po kayo nagpakilala? Di ba po nagkita na tayo sa my car racing? Tsaka nilibre mo pa ako sa Jollibee. Mahaba nitong pahayag sa daddy niya. Napatulala naman si Marcus. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula ng magpaliwanag sa kanyang anak. Napansin naman yun ni Andrea, kaya siya na ang sumagot sa anak. Kasi baby Cyrus, si daddy mo nagtatrabaho siya sa Pilipinas para may pambili ka ng laruan, tsaka yung mga gusto mo, dahilan ko. Pero kasi, mommy, bakit pa siya mag-work? May famous salon ka na po, madami naman yung customers po eh. Ang talino talaga ng batang to. Tapos ka na bang kumain, anak? Iniba niya na lang yung topic. Magiging awkward lang yun sa kanila ni Marcus, yung mga tanong ni Cyrus. Opo, Mommy. Tito Clarence and Tita Ganda cooked food, sabi ng anak ko. Mabuti naman. Baby, asan sila? Ayun po, oh. Tinuro nito sa sofa. Ayun nga, tulog yung dalawa habang magkayakap. Siguro pagod na naman tong dalawa galing sa shooting. May bago kasi silang movie. Sino sila? Sambit ni Marcus. Nilingon ko siya. Yung lalaki si Clarence Riaz, tapos yung babae si Annie Garcia. Wika ko sa binata. You know what, Daddy? Tito Ninong and Tita Ganda is very kind to me. Even though they are busy, they have always time for me. Kaya love na love ko po sila. Masiglang kwento ni Cyrus sa ama. Tiningnan ko ulit si Marcus. Kita ko sa mata niya yung inggit. Love na love din kita, Daddy. Kahit kailan po, hindi ako nagtanim ng galit o tampo sa inyo. Kayo ni Mommy, love ko po kayo. Kaya wag na po kayo sad. Wika pa ni Cyrus sa kanila na nagpasaya naman kay Marcus. Alam niya na lumaking matalino at magalang ang kanyang anak. Baby Cyrus, samahan mo daddy mo sa kusina. Hindi pa yan kumakain. Huwag mo muna siyang kulitin. Paliwanag ko sa anak namin. Okay lang, Andrea. Salamat, sabi niya. Tangulang ang sagot ko. Tara na po, daddy. Sa dining na po tayo. Kakain ako ulit para may kasama ka po kakain. Yayang sabi ni Cyrus. Tingnan ko silang dalawa. Hila-hila ni Cyrus si Marcus sa kusina. Talagang ang saya ng anak niya. Sana talaga tama yung desisyon niyang to. Nilapitan ko yung dalawa kong kaibigan. Clarence, Annie. Gising ko sa kanila. What? Gulat na mulat ni Annie. Andiyan ka na pala. Doon kayo sa guest room matulog. Ang sikip dyan. Doon maayos kayo makakatulog. Ay, sorry. Dito na kami nakatulog at di na namin nagawang umakyat sa taas. Sambit ni Annie. Nga pala, Annie. Andito si Marcus. Clarence, gising! Andito si Marcus! Sabi naman ng girlfriend niyang si Annie. What? Gulat na tanong ng lalaki. Buti naman at naisip mong gawin ng bagay para sa ikakasaya ng iyong anak. Tarahan, alisa tayo para mag-bonding silang pamilya.
nakangiti na sa ad ni Clarence. Okay, alis na kami. Happy bonding! Good luck, Andrea! Kita sa mga mata ng kaibigan ang kilig. Ilang sandali pa at umakyat na ako sa taas para magpalit ng damit. Pagkatapos ay bumaba ako at wala akong salitang habas na pinagmasdan ko ang aking anak habang nakikipagkwentuhan sa kanyang ama. Ilang araw pa ang lumipas ay isang balita ang bumungad sa akin. Wala na si Marcos sa bansa at bumalik na ng Pilipinas. Inatake daw ng sakit yung dad niya. Nag-aalinlangan pa nga siyang umuwi pero pinilit ko dahil alam kong kailangan siya doon ng magulang niya. Kaninang alas 5 yung biyahe niya. Alas 6 na ng umaga. Panigurado, nakarating na yun ng Pilipinas. Tsaka, Mommy! Tawag ng anak ko. Why baby? Tanong ko dito. Mommy, pwede po bang doon tayo sa Pilipinas? Namimiss ko na si Daddy. Doon na lang tayo tumira, please. Malungkot na sabi nito sa kanya. Pero kasi baby, nandito yung negosyo ni Mommy. Pagpapaliwanag niya dito. Pwede naman po sila Tita Ganda at Ninong yung mag-asikaso po noon. Di naman po palagi nitignan, tsaka mababait naman po yung mga employee nyo, Mommy. Ang palino nitong batang to, sabi niya sa isip-isip niya. Paano ba siya makakalusot nito? Kasi baby, sila Tita Ganda at Ninong mo busy. Okay, padabog itong tumalikod sa akin. Cyrus, tawag ko dito. Cyrus, bumalik ka dito. Huwag mo akong talikuran. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Saad ko sa aking anak. Bakit ba, Mommy? Sigaw nito. Abet, hindi kita pinag-aral para ganyan-ganyanin mo lang ako. Hindi na tama, anak, na kapag may hindi ka nakuha, magdadabog ka. Binibigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Hindi lahat ng gusto ko. Gusto ko pumunta ng Pilipinas. Bakit hindi mo ako maintindihan, Mommy? Gusto ko lang makasama si Daddy. Umiiyak na sabi nito. Kung gusto mong pumunta, sige, umalis ka. Bukas na bukas, aalis ka na. Inis na sabi ko sa anak ko. Tumalikod na ako. Ang sakit sa pakiramdam ko na sabihin yun sa anak ko. Ito na ba yung kinakatakot ko Ang iwan ako ng anak ko. Masama ba ako? Ayaw ko lang namang mawalay sa akin yung anak ko. Bakit ganito? Bakit palagi na lang ako nasasaktan? Ano bang nagawa kong mali? Pumasok na ako sa kwarto. Tinawagan ko si Chris. Wala pang isang minuto, sumagot na to. Hello ma'am, bakit po kayo napatawag? May emergency po ba? Tanong nito sa kabilang linya. Pakiayos ng visa ni Cyrus at pakibili ng tiket. Dapat bukas andito na, please. Tsaka Chris, pwede kang umuwi sa inyo para makasama mo yung family mo. Ikaw yung kasama ng anak ko papuntang Manila. Pakihatid na lang siya kay Marcos. Pero ma'am, ano po? Hindi po talaga kayo sasama sa amin? Tanong nito sa akin. Huwag kang mag-alala kasi yung sweldo mo dodoblehin ko yun at may bonus ka pa. Hindi ako sasama, Chris. Aasikasuhin ko yung salon. Sabi ko sa kabilang linya. Nakakahiya naman, ma'am. Ang laki na ng sweldo ko, ma'am. Ayos lang yun. Ano ka ba? Sige, para makapagbakasyon ka na rin. Ingat, Chris. Okay po, ma'am. Ini-off ko na yung tawag. Nakaupo lang ako sa kama habang nakatulala. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi ko na sana kinausap si Marcus. Bakit ba kasi padalos-dalos ako ng desisyon? Hindi ko man naisip kung ano ang mangyayari. Bakit ba kasi ang hibang ko pa rin? Dahil sa kahibangan ko, posibleng hindi ko na makakasama si Cyrus. Umiiyak lang ako hanggang sa nakatulog na ako. Pagkagising ko, tiningnan ko yung clock. Alas 2 na ng hapon. Bumangon na ako at tumingin ako sa salamin. Namamagay ang mata ko. Pumasok ako sa banyo at naghilamos ng muka. Pagkatapos, bumaba na. Nagugutom na kasi ako. Pagbaba ko, ang tahimik ng bahay. Pumunta na ako ng kusina. Hindi ko feel kumain ng kanin. Kaya binuksan ko yung ref. Kung anong laman sa ref, yun na lang ang kakainin ko. Nakita ko na may loaf bread. Kinuha ko yon, pati yung juice. Wala si Cyrus. Umalis sa ata. Palagi kasi yun dito sa sofa, nanonood ng TV. Kaya naninibago ako ngayon. Ang lungkot kasi dahil ito yung unang beses na galit siya sa akin. Natatakot ako. Baka pag ando na siya sa Pilipinas, hindi na siya babalik dito. Hindi ko na alam siguro ang gagawin ko pag nangyari yun. Naglakad na ako papunta sa kwarto ko. Naghanap ng susuotin. May nakita ako na t-shirt na white at pantalon. Yun na lang ang susuotin ko.
Pinatong ko yung cardigan ko tapos sinuot ko yung Adidas rubber shoes. Kinuha ko yung handbag at bumaba na. Wala pa rin si Baby Cyrus. Hindi pa ata bumalik. Nagpaalam ako kay Nanay Rosa na katiwala ko dito sa bahay. Mahigit siyam na taon na. Pupunta muna ako sa salon. Sinabi lang ng ginang na mag-iingat ako. Napansin niya na hindi na kami maayos ng anak ko kasi palingon-lingon siya. Tila ba hinahanap niya si Cyrus? Sige po nay, alis na po ako. Kayo na po bahala dito. Paalam ko. Lumabas na ako ng bahay at pumunta ng garahe. Pinaandar ko na yung kotse ko at malalim ang isip ko habang nagmamaneho. Ilang sandali pa ay nasa salon na ako. Pagpasok ko, kinumusta nila ako. Bakit daw namumula yung mata ko? Ang sagot ko, nanood ako ng sad movie kaya namamaga yung mata ko. Naniwala naman sila. Mabuti na lang naniwala sila sa akin at hindi na nagtanong-tanong pa. Tiningnan ko yung salon sa ibang kwarto. Ang daming customers, nakapila na nakaupo. Mabuti naman at maganda pa rin ang salon. May naalala ako. Siguro nagtataka kayo, no? May bahay ako dito sa Amerika. Sa salon, may kwarto dito. Madami. Mahigit 20 din. Minsan, pag tinatamad na akong umuwi, dito na ako natutulog. Yung nag-overtime na employee ko, dito ko na pinapatulog, hindi ko na pinapauwi. Mahirap na, baka mapahamak pa. Dahil kung wala sila, hindi naman ito makikilala sa buong mundo. Kaya laking pasasalamat ko sa kanila. Paglabas ko ay gabi na agad. Ang bilis naman ng oras. Bukas, aalis na si Baby Cyrus. Sana bago siya umalis, okay na kami. Nagpaalam na ako sa mga employee ko. Uuwi na ako para tulungan ang anak ko na mag-impake ng mga damit niya. Pumasok ako ng kotse at pinaandar na. Sana nandun na yung anak ko sa bahay. Hindi niya mapapatawad yung sarili niya pag hindi sila nagkaayos ang anak niya. Nang dumating ako sa bahay ay pumasok ako sa kwarto ng anak ko. Wala yung bag niya. Baka nandun sa cabinet. Binuksan ko yon at halos matumba ko nang mapansin na kaunti na lang yung gamit ng anak ko dito. Kasalanan ko to eh. Baka lumayas yung anak ko. Naiiyak na saad ko sa sarili. Andrea, pumunta dito yung sekretary mo, si Chris. Ayos na daw yung visa at ticket, kaya umalis na sila ng anak mo. Nakaalis agad sila kasi daw kilala yung salon mo. Ang laki ng impact ng salon mo kasi akalain mo kung sa iba yon matatagalan bago makabalik ng Manila. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Aling Rosa sa kanya. Ayos lang po, nay. Sige po. Iwan niyo na po ako. Sige, basta bumaba ka pag nagugutom ka na, ha? Opo, nay, sagot ko. Wala na. Huli na talaga ako. Umalis na yung anak ko. Iniwan niya na ako. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry sa kanya. Ano na mangyayari sa buhay ko ngayon? Siya yung lakas ko. Ginawa niya lahat pero kulang pa din pala ang lahat. Anak, may naghahanap sa'yo sa iba ba? Mami daw ni Marcos. Sabi ni Nay Rosa. Ano kinagawa niya rito? Tanong niya sa sarili niya. Tutol ito sa kanya at sa relasyon niya sa anak nito. Hindi niya alam kung bakit galit na galit ito sa kanya. Wala naman siyang ginawa dito. Pagkababa ko, sinabi ko kaagad ang gusto kong malaman. Bakit kayo nandito? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ko. Nakataas ang isang kilay nito. Talaga ba naman hanggang ngayon mataray pa rin ito? Sabi niya sa isip-isip niya. Simple lang naman ang gusto ko. Alam kong pupunta ng Manila yung anak mo. Pabalikin mo siya dito. Ayokong makita yung anak mo. Sabi nito sa malamig na boses. Huwag kayong mag-alala. Babalik din yung anak ko. Maaari na kayong umalis. Seryoso ko na wika dito. Hindi ko inakala. Mayaman ka pala. Manghani tong sabi. Patingin-tingin sa bahay. Pero hindi ko maatim na ikaw ang magiging asawa ng anak ko. Kaya kung maaari lang, ilayo mo yung anak mo sa anak ko. Nasusuka ako sa pagmumukha mo eh. Umalis na po kayo. Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Wala akong pakialam. Kahit mama ka pa ni Marcos. Lalo na kung una pa lang, wala na kayong respeto sa akin bilang tao. Kung dati inaapi mo ako, pues, ngayon subukan mo lang nang makita mo ako kung paano ako magalit. Malamig na sambit ko dito. Napansin ko na mutla ito sa sinabi ko. Dali-dali itong lumabas ng bahay niya. Kung dati, ayos lang apihin siya, ngayon ay hindi na siya makakapayag. Hindi siya binuhay ng magulang niya para saktan lang ng ibang tao.
Kung aawayin siya nito, hindi niya ito uurungan. Kamusta na kaya ang anak ko? Sana naman ay okay lamang siya. Palagi naman siyang ina-update ni Chris, lalo na nang nasa biyahe sila noon. 3 araw pa lang nang hindi ko kapiling ang anak ko, para na ako nababaliw. Ayos lang kaya siya? Hindi niya ba ako namimiss? Kasi kung ako ang tatanungin, miss na miss ko na. Andrea! Tawag ni Annie na nagpalingon sa akin. Oh, andito ka pala. Asan yung boyfriend mo? Hindi niya kasi kasama si Clarence. Nag-aasikaso ng ticket at visa natin. Naawa na kami sa'yo. Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang zombie na girl. Ayusin mo naman yung sarili mo. Ayusin mo ng damit mo, ilagay mo na sa maleta at aalis na tayo sa 27. Huwag ka nang aangal. Naku, malalagot ka sa'kin. Pero yung trabaho nyo dito. Kasi naman eh. Huwag ka mag-alala. Doon kami sa Pilipinas magtatrabaho ni Clarence. Tinanggap namin yung offer ng director. Sige na, alis na ako. Ayusin ko lang yung damit ko para ready na. Excited na ako pabalik ng Pilipinas! Bye, Andrea! Masayang sambit nito bago umalis. At ayun nga, lumabas na ito sa bahay at ako umakyat sa itaas para pumili ng damit at ilagay sa maleta. Kinakabahan ako, pero andun yung saya ko na makita ulit ang anak ko. Alam ko na mali ako na pinauwi siya sa Pilipinas na hindi ako kasama. May dahilan ako, pero alang-alang sa anak ko ay gagawin ko ang mas makabubuti para sa kanya. Ilang sandali pa, pagkatapos kong maayos yung mga gamit ko, ay bumaba na ako. Kailangan kong magpaalam sa mga employees ko sa salon. Lumabas na ako ng bahay at tinawag ko ang isa sa kasambahay na buksan yung gate kasi aalis ako. Pumasok na ako ng kotse ko at pinaandar. Si Ava, yung assistant ko, siya na lang muna ang bahala dito. Kaibigan ko yun. Nakilala ko siya sa mall nang aksidente ko siyang nabangga. Mabuti nga at mabait siya. Ang sabi niya noon, nagmamadali daw siya at naghahanap siya ng trabaho. Kahit daw maliit yung sweldo, ayos lang daw, basta may trabaho daw siya. Kaya sinama ko siya sa salon. Ginawa ko siyang assistant agad. Kahit wala siyang binigay ng mga papeles, alam kong mapagkakatiwalaan siya. At tama nga ako, mapagkakatiwalaan si Ava. Becky po siya at hindi babae. Siguro nagtataka kayo bakit wala dito yung magulang ko at yung kuya ko. Gusto kasi nila na doon na sa Manila manirahan. Hindi ko alam, nagpagawa pa sila mommy at daddy ng bahay sa Makati. Si Kuya Alfred, andun din sa Manila. Kasal na sila ni Ate Clary. 5 years na ang nakalipas. Kaya pala lagi pumupunta ng Manila sila daddy, inaasikaso pala yung pinapagawang bahay. Ipinark ko na ang kotse sa garahe ng salon. Pagkatapos magpaalam ay muli akong bumalik sa bahay ko. Nay Rosa, kayo na po bahala dito, sabi ko sa katiwala ko sa bahay. Oo, iha, mag-iingat ka. Alagaan mo ang sarili mo. Pumayat ka na. Alam kong naninibago ka. Ngayon mo lang hindi na nakakasama ang anak mo. Malungkot na sabi nito sa kanya. Opo, Nay. Kakain na po ako ng marami para maging malakas po ako. Tsaka kukunin ko na yung anak ko. Namimiss ko na siya. Sige, ingat din po kayo sa bahay. Bakit po kasi ayaw niyo sumama sa akin? Tanong ko sa kanya na malungkot. Alam mo namang dito ang tahanan ko, diba? Sabi niya sa akin. Okay, sige po. Hindi ko na po kayo talaga mapipilit. Bye po, Nay. Ingat po kayo palagi dito. Sabay lapit sa kanya at yumakap. Salamat po, Nay. Kayo po yung palagi nandito sa akin, maliban sa kanila ka Annie at Clarence. Sabi ko sa kanya. Malayo kasi sila mommy, daddy at kuya. Nasa Manila na. Ano ka ba naman, Andrea? Ayos lang yun. Nang dahil sa iyo, pakiramdam ko nandito lang din yung anak ko. Kahit wala na siya, feeling ko kasama ko pa rin siya. Sige na, baka mahuli ka pa. Masaya niyang sabi. Kumalas na ako sa yakap kay Nay Rosa at pumasok sa kotse at inilagay ko doon yung aking maleta. Dumiretso na ako sa bahay ni Annie. Sure ako na andun na si Clarence. Doon na lang ako dumiretso. Ano kayang mangyayari sa buhay ko sa Manila? Kakausapin na kaya ako ng anak ko? Hindi ko naman sinasadyang sigawan siya at pagalitan. Ayaw ko kasing pumunta siya sa Pilipinas kasi baka saktan siya ng mama ni Marcos. Hindi ko kakayanin na mangyari yun sa kanya. Pagkarating ko sa bahay ni na Annie, palabas na sila ng bahay. Sabay-sabay na kami pumunta sa airport. Kinakabahan man ako, pero handa na akong bumalik sa bansa kung saan ako nagmahal at nasaktan. At last, Andrea, for how many years? Nakabalik na ako ng Manila. I'm really happy!
Masiglang sambit ni Annie nang makababa na kami ng eroplano. At, Andrea, kakausapin sana kita kanina kaso halatang madami kang iniisip. Sa hotel na lang kami ni Clarence magstay muna. Gusto kasi namin na magbonding kayo ng family mo at hindi kasi kayo palagi lahat nagkikita-kita. Kasi nga, mga busy kayo. Paliwanag niya sa akin. Pero, bibisita na lang kami sa inyo. Saad pa ng kaibigan. Sige, basta mag-iingat din kayo dito at mag-enjoy kayo ni Clarence. Napayakap kaming magkakaibigan at ilang sandali pa ay nagulat ako sa mga narinig kong tumawag sa akin pangalan. Welcome back, Andrea! Welcome back, Andrea! Ayun, sila Kuya at si Ate Clary. Sinisigaw yung pangalan ko. Thank you, Kuya at Ate Clary! Nag-abala pa kayo! Masaya din naman na sinalubong ni na Clarence at Annie ang pamilya ko bago nagpaalam na rin sila. Long time no see, Andrea! Ang tagal nating hindi nagkita. Alam mo, daya mo, hindi ka pumunta sa kasal namin ng kuya mo. Nakakatampo ka. Pero ayos lang. Mabuti na lang gusto ni Zyrus na magbakasyon dito. Ang anak mo lang palang makakapagpapayag na bumalik ka dito. Masaya niyang sabi. Ate Clary, nagkita ba kayo ni Zyrus? Hindi niya kasi ako kinukontak eh. Nalulungkot na sabi ko. Eh, hindi pa. Pero sigurado ako na masaya ang anak mo nakasama si Marcus. Alam mo naman na sabik na makasama yung ama niya. Kuya, Ate Clary, matutulog lang ako. Gisingin niyo na lang ako pag nasa bahay na tayo. Inaantok pa po ako kasi. Okay, sige. Matulog ka na muna dyan, Andrea. Alam naman namin kulang ka pa ng tulog, sabi ni Ate Clary. Ilang oras pa ang nagdaan ay naalimpungatan ako. At nang namulat ko ang mata ko, ay napansin ko na hindi na umaandar ang kotse. Tsaka pagtingin ko sa front seat, wala na sila. Pati yung bag, wala. So ibig sabihin, ito na yung bahay nila, Daddy. Pinagmasdan ko ang bahay. Ang laki! Ang ganda ng design. Para siyang castle. Tapos yung pintuan parang mga hari at reyna ang style. Bali, dalawang pintuan. Binuksan ko yun at hindi naman nakalock. Pagbukas ko, ang dilim. Lobat pa naman yung cellphone ko. Sa kakalakad ko, may nakita akong mahinang ilaw. Tsaka may carpet na pula. Sinundan ko na lang. Pagdating ko sa unahan, nagulat ako sa nakita ko. Si Marcus. Anong kinagawa niya dito sa bahay? Marcus? Mahina akong pagkabigkas na sambit. Andrea, una sa lahat gusto kong humingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko. Patawarin mo ko. Naipit lang ako kay Amy. Siya pala yung may gawa nun. Siya yung nagbigay ng pictures. Hinihiling ko na sana mabuo na tayong pamilya ni Baby Zyrus. Siya nga pala, di ba pumunta si Mommy doon sa bahay mo? Sorry ha, ako kasi may pakana nun. Patawad ulit. Ginawa ko yun para mapuntahan mo dito ang anak natin. Tsaka, tanggap na ni Mommy ang relasyon natin. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pati yung anak natin na si Zyrus. Alam mo ba, gabi-gabi umiiyak yung anak natin. Kasi daw umalis siya nang hindi kayo nagkaayos. Mahal na mahal ka niya. Alam kong hindi sapat ang sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama at partner sa'yo, Andrea. Mahal na mahal kita. Ikaw ang babae na gusto kong makasama sa buhay. Naiiyak na saan ni Marcus. Bago lumapit sa dalaga at lumuhod. Pwede bang magsimula tayo ulit? Gumawa tayo ng bagong magagandang alaala. Kalimutan natin yung nakaraan. Alam ko ang bilis ng gusto kong mangyari pero kinuha ni Marcus ang maliit na kahon sa bulsa niya at nakita ko ang kumikinang na singsing. Will you marry me, Andrea de Guzman? Please, gusto kong bumawi sa inyo ng anak natin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng sandaling yun. Aminado ako na ang lalaking nasa harap ko ngayon ay siyang nagmamay-ari ng puso ko kahit na maraming taon na ang lumipas. Walang lalaki na nakakuha ng pag-ibig ko kundi siya lamang. Sasagot na sana ako nang biglang bumukas ang ilaw. Ang daming tao! Ang dami nilang nakatingin sa akin. Mommy! Sigaw ni Baby Zyrus na masayang lumalapit sa amin. Mommy, sorry kung hindi ako nagpaalam nung umalis ako. Sorry po kung nagtampo ako sa inyo. Hindi na po mauulit yun. Miss na po kita, Mommy. Naiiyak na saad ng aking anak. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo, anak.
kasi napagalitan kita. Mahal na mahal kita, anak. At hayaan mong bumawi ako sa'yo sa lahat. Niyakap niya ng mahigpit si Cyrus. Pero mami, say yes! Marry daddy! Please! Sabi nito sa kanyan ay kinangiti ko. Nakangiti na akong humarap kay Marcus. Yes, I'll marry you, Marcus. Mahal na mahal rin kita. At handa akong bumuo ng panibagong buhay kasama ng anak natin. Kita naman ang saya sa mukha ng binata. At dahan-dahan, nilagay nito ang singsing sa kanyang daliri. Hinilikan siya nito sa labi at buong puso niya itong tinugon. Siguro nga ito na yung tamang panahon para sa amin ni Marcus. Yay! Complete family na kami, lolo, lola! Talon ng talon na masayang sabi ni Cyrus. Natupad ng pangarap mo, baby Cyrus! Sigaw ni Annie. Yes, tita ganda! Masaya po ako! Masaya niyang sabi dito. Andito pala yung dalawa eh. Kaya pala ang sabi magsistay sila sa hotel. Yun pala may nililihim sa akin. Congrats sa inyo! At last engaged na kayo! Sabay na sambit ng dalawa. Salamat, guys. Madaya kayo. Kala ko talaga magkakalayo na tayo. Si Marcus ang sisihin mo, sabi ni Clarence na tumatawa. Sige na, kain na kayo. Alam ko gutom na kayo. Congrats, Andrea. Engage ka na talaga kay Marcus. Ikakasal ka na. Let's party na this. Pumapalakpak sa tuwa si Annie. Si Clarence tatawa na lang sa girlfriend niya. May narinig akong palakpakan. Sa wakas, anak, ikakasal ka na, sabi ng mami ni Marcus na lumapit sa amin at tumingin sa akin. Andrea, iha, sorry ha, yung mga nasabi ko sa'yo, nagbago ang anak ko dahil sa'yo. Yung mga nasabi ko sa'yo, siya yung may pakananun. Patawad ko, nasaktan kita dati. Umiiyak na sabi nito. Ayos lang po, napatawad ko na po kayo, tita, sabi kong nakangiti sa kanya. Mommy, Mami na dapat ang itawag mo sa akin. Total, ikakasal ka na sa anak ko. Payakap nga, iha. Niyakap ako ng mami ni Marcus. Sali po ako! Sigaw naman ni Baby Cyrus. Nagtawanan tuloy yung mga tao, pati sila daddy. Welcome to the family, Marcus, sabi ni kuya kay Marcus. Nakita ko na tinapik ni kuya ang balikat ni Marcus. Daddy na din ang itawag mo sa akin. Sabi naman ni daddy sa binata. Finally, mabubuo na ang pamilya namin ni Marcus. Anak, sa wakas umuwi ka na dito. Umiiyak na sabi ni mommy. Huwag na po kayong umiyak, mommy. Aawayin ako ni daddy. Biro ko. Sus! Anak, hindi ka pa nasanay sa mommy mo. Tawang sabi ni dad. Bunso, congrats! Sabi ni kuya na lumalapit. Bit-bit yung anak niyang si Vincent na lalaki. Congrats, Andrea! Masayang sabi ni Ate Clary. Salamat, kuya, ate. Masaya kong sambit. Napakasaya ni Andrea ng mga sandaling yun. Hindi niya inaasahan na magiging memorable ang pagbabalik niya sa bansang minahal na rin niya. Makalipas pa ang ilang buwan, ay isang ingranding kasal ang naganap. Labis ang kasiyahan ng mag-asawa sapagkat sila pa rin ang itinadhana hanggang sa dulo. Marami man ang naging balakid sa pagmamahalan nila, nagkahiwalay man sila ng landas, pero ang pag-ibig pa rin ang nagtagpo muli sa kanilang dalawa. May nagawa mang kasalanan si Marcus, nasaktan man niya si Andrea, pero dahil sa pag-ibig ay natutong magpatawad at magsimula ulit ng panibagong masasayang alaala para sa kanilang pamilya. At ngayon nga ay masaya na silang nagsasama, kasama ng kanilang bibong anak na si Cyrus. Wala na silang mahihiling pa dahil kontento at buo na ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga nakakakilig na series stories na handog ko para sa inyo. Maraming salamat po.